everyone, this is MJ, your OFW blogger here in Hong Kong. Hello mga kababayan, so ayan, welcome back to my channel. At ngayon nga po ay third day ng ating day off, Chinese New Year po kasi. So ngayon sa vlog na to, ang gusto ko i-share sa inyo is about Red Packet, na kung saan alam po marami sa ating mga kababayan na makaka-relate ito, especially those nandito sa Hong Kong o kaya naman yung nasa ibang lugar na kung saan nasa-celebrate sila ng Chinese New Year, na kung saan dun sila nakaka-receive ng kanilang Red Packet. Yes! Sobrang lamig! Mas malamig puto kasa kahapon mga kababayan. Pero titiisin ko na muna kasi wala akong ibang lugar na pwedeng kung saan ako makapag-vlog na komportable ako. And then pupunta rin kasi ako ng Lexa ngayon. But anyways, just a quick vlog lang ito. So ayan, papakita ko sa inyo aking natanggap na Red Packet. Actually, hindi naman talaga siya totally all red. Kasi may iba-ibang klase ng color ng Red Packet po. As you can see, I have 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, itong dalawang red na Red Packet is galing po ito sa boss. Yes, itong dalawa. Ito, ayan. Kay ma'am at kay sir to. Tapos naman, itong dalawa din, galing po ito sa sister ng boss ko at saka doon sa husband niya. Tapos ito naman, kay galing kay grandma na mama ng boss ko na lalaki. So, ayan. So, ngayon po, ito lang muna yung meron ako. 5 lang po siya. But, you know what, mga kababayan, ang swerte-swerte ng mga kababayan natin na kung saan marami silang natatanggap. And, maswerte sila, lalo-lalo na yung mga kababayan natin na dinadala talaga na ng kanilang amo kapag pupunta sila sa bahay ng kanilang parents, ganyan. Kasi pag ganun kasi sinasama ka ng boss mo sa mga lakad nila, may tendency talaga niya na syempre magbibigyan ka rin. And yung ibang mga kababayan natin na nakakalikom sila ng maraming Red Packet, for example, minsan mag na $1,000 na yung naipon nila, $2,000, ganyan, di ba? Sobrang nakakaingit talaga sila. Pero in my case, talagang hindi bababa sa $200 lang yan. Kasi hindi naman sila, hindi kasi nila ako sinasama sa ano nila, sa mga lakad nila. And isa pa, ano din siya, every Chinese New Year, lagi po akong off. That means 4 days, minsan 3 days lang yung off, pero kasi sa year na to, nagkataon lang na sumusunod talaga, Saturday siya nag-start, January 25, and then Sunday is my off, kasi Sunday yun, and that day off ko talaga pag Sunday, and then Monday, and then Tuesday, so 4 days siya na straight talaga na off, and syempre, pag off ka, hindi ka makasama sa lakad nila, so yun, laging natataon na hindi ako makasama, at lagi kong straight off, so kaya, wala. Kaya, naghihintay lang ako kapag may bisita sa bahay, tsaka lang ako mabibigyan ng Red Packet. And of course, yung Red Packet nila mama tsaka si sir. And gusto ko sana nabuksan nyo. Ipashare ko sa inyo kung magkano yung nakuha ko. Pakita ko sa inyo. Actually guys, kapag sa sir at tsaka si ma'am yung nagbigay, alam ko na talaga kung magkano yung laman ng Red Packet. Kasi hindi naman talaga nabago yan. And yes, yung laman ng Red Packet nila is... Yan. 50 kay ma'am at saka kay sir yan. Tsaka maganda yung pera nila kasi bagong-bago. Parang ayaw ko nga sana gastusin eh. Kasi bagong-bago talaga yung pera nila. And of course, yung kay doon naman sa sister ni sir at saka yung sa husband niya, 50 din. Ayan. Dalawang 50. Ayan o. Ah! Diba? Ayan. 50. And then, yung kay grandma naman, eto, pink, little pink pocket. Red Packet. So, ang laman nito ay dalawang 20 at dalawang $10. So, that is $60. So, ayan. So, meron po akong $260. Oh my God! $260. And then, thankful! Pero kahit konti lang naman siya, hindi katulad ng mga kababayan talaga natin na sobrang laki ng mga naipon nila. Makita mo, mga post nila, nagdami. Dami nilang Red Packet. Nakakaingit niya eh. Pero still, thankful pa rin naman ako kasi may Red Packet pa rin naman ako. And then, syempre, pangdagdag sa allowance. Kasi, konti na lang ang allowance. So, yun mga kababayan, just quick update sa third day ng ating off. And of course, last day natin tomorrow. I don't know kung may bisita pa sila ma'am bukas. And makamabigyan pa ulit tayo. I don't know. But now, mga kababayan, dito na po matatapos yun ang aking vlog. Kasi sobrang lamig po talaga.
At ngayon po ay pupunta ko tayo ng Lexang. Yan, kailangan natin gawin po para matabunan yung ulo natin kasi sobrang lamig. Kasi punin to talaga tayo. And of course, our mask. Yan. Mga kababayan, I hope narinig niyo po ako ngayon. But then, mga kababayan, please don't forget to like, comment, and subscribe. Para and subscribe to my channel. And of course, hit the notification bell para na sa ganun ma-notify kayo for my next vlog. So, ayan mga kababayan, magandang buhay. Bye-bye!